Bulacan from Santa Cruz, Laguna, para kunin yung damit ng aking kambal na gagamitin nila sa kanilang first birthday. So, medyo maulan yung biyahe ko. So, sana hindi siya tumuloy habang nasa Skyway tayo. So, first time ko idadaan to si Mina dito sa Skyway. So, habang nagbabiyahe ako, magbibigay na rin ako ng review ko kay Dominar. So, almost 2 months ko malang nagagamit to si Dominar. So, so far so good. Wala naman akong na-encounter na problem. Na-encounter ko lang is yung maluwag yung battery terminal. Bigla na lang siyang namatay. Yun lang naman. So, almost 3,000 na yung odo na ito. So, lagi ko kasing gamit ito pag naluwas ako. So, nahirapan ako pag sasakyan ng gamit ko. Medyo mahirap magbiyahe papuntang Maynila. So, tingin ko para sa mga gusto makatry ng expressway legal motor, goods na goods na to sa Dominar. O tipid sa gasolina. And sabi lang naman yung takbo niya. Kasi meron din naman akong NK400. So mas aggressive yun, pero mas nakakapagod i-drive compare dito kay Dominar. So, hindi ka naman naghanap ng sobrang speed, okay na to para sa 400cc. So, nakakaabot naman to ng 140, 150. So, ito kasi Dominar is parang touring bike na siya, kaya pang chill ride lang talaga. So, about naman dun sa vibration niya. Pasana natin yun kasi single head lang to. Tapos 400cc, DOHC pa. So medyo mabibrate talaga yung sa kamay niya. Pero okay naman. Tolerable naman dyan. Kasi lagi ko naman tong gamit. So sa una, pag less than 2,000 pa lang yung odo mo, 6,500 pa lang yung limit ng RPM mo. Pero after nun, ay magiging 8,500 siya. So dun, makakasagat ka na talaga. So dun sa mga nagbabalak na bumili ng first expressway legal nila na moto, okay na to si Dominar. Nakuha ko to is 210,000. So ito ata yung pinakamura na 400cc. And tingin ko naman di naman ilalabas ni Kawasaki to sa Pilipinas kung mahina ang makina nito and mahinang klase. So, hindi ko pa naman na-experience ng mga malalang problema. So, hopefully tumagal, wala tayong ma-experience. So yun lang naman yung masasabi ko dito kay Dominar. Dahil papunta na rin naman ako ng NLEX, try na rin natin magpakabit na RFID. Okay. Sige guys. So, kita-kits na tayo doon. Tayo magpapakabit ng easy trip. So,
actually ang kailangan lang naman natin dito is yung ORCR, kasi need natin pa-verify yung plate number na natin or yung MB5 number natin. So tara, sa office tayo nila. Susunod ba na exit, gagana na yung RFID ko? Ah, ngayon, okay, thank you. So, yan. Nasa index na tayo. So, sana nakatulong yung review ko sa mga nagbabalak bumili na Dominar. So, ares na lang sa inyo kung ano ito. Bye bye.